Hello, it's your girl Maria. Welcome back to my channel for today's vlog. Yes, it's another vlog, but guys, super quick lang ng vlog na to. Hindi to super haba. I just wanted lang talaga na makapag-upload sa aking YouTube channel to ang reason is I have an announcement and nakita niyo naman din sa title kung ano yung announcement ko. So please guys, don't skip this video and then i-watch nyo siya hanggang end para malaman nyo yung mechanics dahil meron akong giveaway. Yes, you heard it right. Meron akong giveaway. And ayun, so kakaayos-ayos ko lang. So, kakauwi ko lang kasi. So, pagka-uwi ko ay nag-ayos na ako, naligo ako. Nung umalis kasi ako, ay hindi ako naligo. So, pumunta ako sa Baliwag, dun sa bayan. Kasi meron akong biniling mga gamit para sa gagawin nating DIY videos. And sobrang tagal na rin nung last na DIY videos ko. As in, ang tagal-tagal na niya. Parang mas nagkaroon yata ako ng videos after kung mag-upload mga DIY ay naging puro haul na siya. So, excited ako kasi this time, di ba, yung mga dini-DIY kong videos dati sa mga upload kong ay yung about food. Pero this time, yung aking DIY videos is about sa gamit. So, if interested kayong malaman kung ano yan, just keep on watching. Okay guys, no, so nakita nyo naman sa title, gagawa ko ng DIY cream for my fur baby or for my fur puppy. And I'm so excited kasi ito yung pinakauna kong video na gagawa ko ng DIY about sa gamit na talagang naisip ko lang talagang gawin to para makamura at makatipid na rin. And ito palang inspiration ko. Yan, yan yung bala kong gayahin. Ay, hindi naman ganyan-ganyan. Yung cream lang ha, hindi naman ganyan-ganyan, pero yan yung gusto ko maging outcome sana, pero kung papala rin lang. So kanina ay umalis ako, so nakabalik na ako, ay naligo na ako, nakapag-ayos na ako. And yun, wala kasi ako nagawang intro, kaya yun, ngayon ako nag-intro and magkonting chika-chika and magbigay ng details. So nagpunta ako sa bayan nga kanina para bumili ng mga gamit. So nakapagtanong din kasi ako or nakapag-research ako through FB and Shopee kung magkano yung nabibiling collapsible na kulungan na grid-grid ng mga aso. Diba meron siyang different sizes? Small, medium, large, XL, XXL. Ito yung tsura niya. Ayan, diba? Sobrang nagtanong ako sa Shopee at nakakita ko na ang mahal-mahal. Like yung small niya is nasa 300 and ang liit nun, as in, ang pwede lang doon, puppy lang talaga na maliit. Eh, paano kung lalaki yung aso mo? So, parang, di ba, sayang lang kasi kung lalaki yung aso mo. Eh, masasayang lang yun. So, dapat sana yung prefer ko, yung malaki na. Pero yung mga XL size na sa 700, ganyan, mahal siya. Nasa 1,020, mga ganun. So, naisip ko, nanood din pala ako sa mga YouTube. Kaya lang yung mga crate naman, yung DIY crate. Pero gawa siya sa mga PVC pipe, yung sa mga tubo ng tubig, pero medyo malaki din yung nagastos nila, nasa 1,000. Pero super maganda and yung tibay kasi baby yung gagamit, pero para sa akin, and since yung aso ko lang naman yung gagamit, so naisip ko grid wall na lang yung bilin ko. And then pala, kaya lang pala ako gagawa ng ganito kasi unang-una, napakulit ng aso ko dati, marunong siyang umihi, dumumi sa kanyang CR. Meron akong bilhin parang toilet training ba yun? Pero ngayon hindi na siya marunong and pag natutulog siya sa kwarto namin, pagising mo sa umaga, amoy mabantot na ihi kasi nasa lapag siya, sa tile siya umiihi. So hindi ko alam kung bakit na ganun siya, pero dati marunong naman siya. And nag-worse pa is nung nagkaroon kami ng carpet dito sa living room namin and dining, talagang minsan naiihian niya and hindi mo talaga maiwasan. Eh, ayaw naman namin siyang itali kasi kawawa naman. And may stress siya since asong bahay lang siya, hindi talaga siya lumalabas and hindi siya nakikipaglaro sa iba. Kasi yung mga aso kasi dito sa amin, matatapang. Eh, siyang lit-lit lang niya. And shih tzu lang siya. And yung mga aso dito sa amin, mga aspin na ang lalaki, nakakatakot. So, baka pag nakita siya, madalas, pag nilakad ko siya, ay tinatahulan lang siya, ganyan. And then, since puso
ngayon yung parvovirus sa mga aso. Nakita ko dun sa group page, nakasali ako about mga dogs owner. Napakadaming namamatay ng mga aso, lalo sa mga shih tzu na may hina daw ang resistensya. And ang isa pa daw kaya namamatay, kulang sa bakuna. And dahil daw sa labas yon yung mga pag umaapak yung aso sa kalsada, ganyan, may mga virus. So, ayun yung iniiwasan ko din. So, yun. Ang dami ko ng chika, no? So, ipapakita ko muna sa inyo yung konting clips lang nung pagbili ko nung mga gamit na kailangan natin sa ating DIY crib para sa fur baby. And alam ko, sana makuha yun ng konting idea dito. Simpleng-simple lang to. Ang purpose lang din talaga ng video na to is to announce my ongoing giveaway. So, without further ado, let's just go to the clips. So guys, eto yung napili kong sukat nung grid wire, pero hindi ko alam yung exact size. Lalagay ko na lang din sa description box. Dalawa yung nabili ko. And then, nandito tayo sa section ng mga cable ties. Eto yung gagamitin nating pangtali para mapagdugtong natin yung grid. Okay guys, so yun yung clips ng aking video. Super short clip lang. So eto pala guys, no, bago muna natin siya gawin, make sure na meron kayong katulong na magpuputol ng mga bakal or ng mga grid, kasi medyo mahirap yon kung ikaw gagawa, kung babae ka. Dahil alam naman natin na hindi tayo, yung kadalasan sa mga kababaihan ay hindi marunong humawak ng mga tools. Ako, aminado ko, di ako marunong humawak ng mga ganong tools, lalo na pag magpa-plies, lalo na kung ang kapal ng puputulin mong mga alambre or bakal. So, I must suggest na magpatuno kayo sa mga tatay nyo, tito, lolo, kuya, jawakers, o kung saan man na pwedeng magputol ng inyong mga alambre yung gagamitin or dun sa wire grid na gagamitin natin. Dahil kailangan nating putulin yun para sa sizes ng laki ng gusto nyong gawin. So, ayun. So, kailangan din natin gumawa sa labas ng bahay para hindi naman magasgasan yung tiles natin or yung floor natin if ever. Dahil nga, bakal yon or parang alambre yon. So, baka magasgas pa yun sa ating paglito tayo ng mga mudrakals natin. So, lalabas tayo. So, let's go! Guys, ito na yung grid natin. Binilang ko siya. May 23 grid siya. So, ihatiin natin siya para ma-square. So, ito siya. Yung napili namin is 23 grids nga siya. So, yung ginawa namin, tag 11 siya. Dahil may sobra siyang isa, yun yung ginupit namin. And then, after nun, ginupit yung magiging itsura niya. So, ayan, pa-square siya. And then, ayun, putulin niyo lang siya ng magkaka-same size para walang palya kapag kinabitan niya siya ng cable wire. Bali, eto yung cable ties na gagamitin natin. 12 pesos lang to. Super mura. Ang dami ng laman. So, sisimula na natin ikabit or pagdugtong-dugtongin yung ating grid. Years later. Guys, ito na yung finished product natin. So, ayan, nandiyan na yung baby ko. Super liit lang niya kasi para lang naman siya dyan matutulog. Papalabasin din naman namin siya kapag may araw, maglalaro siya, makatakbo-takbo siya dito sa aming sala. So, yun na! Okay guys, no? So nakita nyo na yung outcome ng ating DIY crib for our mga alagang puppy na super mura and super nakatipid ako. And mami-minimize nyo pa yung laki ng gusto nyo depende sa space na lalagyan nyo.
So, yun. So, ilalagay ko na lang lahat sa description box yung details about sa product or sa mga gamit na ginamit ko. So, yun, guys. No? So, let's go na sa pinaka-point ng video, which is ang announcement ko ng mechanics ng aking giveaway. Yes, guys. You heard it right. May giveaway nga tayo. Diba? Kakasabi ko lang kanina. So, yung giveaway natin is nakita nyo naman sa thumbnail. Hindi kayo nagkakamali or hindi yan bogus. And, meron tayong pag-giveaway na Instax Mini 7S and it's all brand new best. So, isa lang yung mananalo best and this is in collaboration with and this giveaway is in collaboration with All About Instax.ph. So, you can search it na lang sa Instagram and ilalagay ko na lang din dyan sa description box yung link ng kanilang shop sa Instagram. So, ayan, I'm so happy, no, kasi ito na yung pangatlong best ako magpapag-giveaway sa channel ko. Yung una yung phone cases na galing sa Power Support. Yung pangalawa is yung Prestige with my own pocket. And yung pangatlo naman is another collaborations or like parang sponsor siya kasi wala naman akong ganong gastos doon. Except sa shipping fee pag nanalo. Kung sino man yung mananalo, syempre, I will shoulder the shipping fee. Wala kayong gagawin iba kundi mag-subscribe and mag-follow sa aking Instagram account and follow the all the mechanics. So, yung mechanics, siguro ilalagay ko sa description box. Pero, yung designated talaga na pagkukomenta nyo is sa aking IG account. And yun nga, pinakita ko nga, di ba, kung saan nyo ipopost mismo. Meron naman akong recent post doon. Doon nyo lang makita yon. And of course, guys, no, so, ayun, i-announce ko yung mananalo ng Instax Mini 7S when I reach my 1,000 subscribers on my YouTube channel and on my 1.5 IG followers. Dun ko siya i-announce. So, I don't think pa kung paano magiging selection nung pagbunot nung mananalo. Pero I'm sure is ilalive ko siya sa aking Instagram account and masashoutout din siya sa aking YouTube channel. So, guys, yes, totoo po ito. I'm legit. And, ayun, gusto ko lang din naman talagang makapagpasaya. So, naghanap din talaga and naghanap din talaga ako ng mga kakolab ko dito sa aking third giveaway kasi gusto ko maging special itong aking third giveaway. And, di ba yung una kong giveaway yung phone cases? Ito yung mga proof ko na natanggap talaga nila nung mga nanalo yung aking giveaway. Sila yung nanalo. Ayan, may proof ako. And then, yung second giveaway ko, ito yung proof ko na pinadala ko talaga dun sa nanalo. Kahit hindi ko siya kakilala, basta pinalo niyo yung rules sa aking giveaway nun, pinadala ko sa kanya. Wala siyang ginawang iba kundi sinend lang niya sa akin yung kanyang shipping details and pinalo niya lang yung mga mechanics. So, ayun nga, ulitin ko nalagay sa description box. Pero yung number one rule kasi sa aking mechanics ay ito, sasabihin ko sa inyo, follow me on my Instagram account. Okay? So, para mas maganda kasi na i-follow niyo ako para pag kayong nanalo, mame-mention ko kayo. So, malalaman ko yon kung finalo niyo ako. Kung nag-comment kayo ng done dun sa post ko, pero hindi niyo ako finalo, malalaman ko yun kasi hindi ko kayo mame-mention sa aking IG stories. And then, yung second is subscribe on my YouTube channel and give this a big thumbs up na din. And like, share, and subscribe. And then, mag-tag kayo ng 3 friends niyo sa designated post ko dun sa IG ng ating giveaway. And multiple entries are accepted. And then, what else? Comment down, of course, once na matapos nyo yung mga rules and mechanics natin. And then, ayun, i-announce ko yun on when I hit and reach my 1,000 subscribers on my YouTube channel and 1.5k followers on my Instagram account. So, ayun, guys, no? Medyo nabubulol ako magsalita. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil excited lang ako. So, yun lang lahat. Ang dami kong kula. Pero yun lang yung gusto kong i-share sa inyo kung bakit nakapag-film ako ng bigla-bigla. Kasi yung para talaga sa mga para talaga sa i-upload ko sa aking YouTube channel ay hindi pa siya tapos, mahaba siya. So kailangan ko pa ng matinding edit doon. So ayun, nag-isip na lang ako ng i-content ko para maisabay ko talagang ma-announce yung aking ongoing giveaway. So yun lang, guys, no. So sana makasali kayo and good luck sa mga sasali and ayun, God bless you all. So excited na ako lumaki yung YouTube family ko. So, ayan, stay tuned lang. And then, once na ma-hit natin yon, agad-agad, igogoro na natin yung ating pagbunot or pagpili sa mananalo.
And that's all for today's video. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. And always be kind. Bye-bye!